Good morning, guys. Dito tayo sa ngayon sa ating Chinese cabbage farm. At ito na yung update. At bago tayo mag-update, shoutout ko muna si Nini Fred Farming sa kanyang ampalaya at sa kayong tawag dito daikon. Radish farming. Well, good luck sa iyo, tol. sa iyong radish farming. So, siguro kung meron tayong ano dyan, pwede nating i-share. Mas mabuti siguro kung tingnan muna natin yung resulta. So, ayan. At andito tayo, shout out sa mga viewers natin, followers at saka yung subscribers natin. So, andito tayo ngayon sa Chinese Cabbage Farm. Andito na yung kanya resulta. So, makikita nyo dyan na wala na. Medyo marami na siyang ayan. Marami na siyang nakuha at yung natitira na lang ay yung mga small size na hindi kaya ng umabot ng 1 kilo. So iiwan muna natin diyan at kung magbabago yung demand na yung maliliit ay isama na natin. So sa ngayon ay malalaki talaga yung kanilang demand. So, yung maliliit ay halos naiwan. At saka kung mapapansin nyo dito guys, dito sa area na to, dito ay medyo greenish siya. Yan po yung mga sanga. Baka isipin nyo na hindi nagsasanga yung Chinese cabbage, nagsasanga yun. So, papakita ko sa inyo. So, ayan guys, dito sa area na to, ay medyo maliit talaga yung size dito kasi dito naiipon yung tubig kasi at expected natin pag may tubig na naiipon, so nagiging defix yung kanyang yung kanyang fertilizer saka yung kanyang paglaki saka yung soil niya ay medyo sumara talaga, so hindi po natin maiiwasan yan, so ganyan talaga. At dito sa area na to, so mapapansin nyo medyo mga may tumubo dyan na maliliit. Yan po yung mga sanga niya guys. So, naputulan na natin to. Nat-harvest na natin to. Pero mayroon siyang tumubo. Ayan, ito po yung mga sanga maliliit ng Chinese cabbage. Mayroon po siyang sanga guys. Ang ano kasi dito, pag hindi natin naagapan agad, hindi natin linis agad, ay lalaki itong mga sanga to. At magkakaroon siya ng katulad doon. So, makikita nyo dyan na lumaki na talaga yung sanga niya. At nag-uumpisa na siyang ayan, makikita niyo nag-uumpisa na siyang lumako yung kanyang dahon. Ayan, makikita niyo diyan. So ito sanga rin to, guys. Ayan, so lahat ng area diyan, halos lahat ng area diyan hindi natin na ligpit kasi dito yung una nating hinarvest, guys, at talagang yung sanga niya ay lumaki na. So kailangan nating bilisan ang ligpitin yan para iwasan natin na magiging crowded, mahirapan na tayong kunin yung plastic mulch natin. At yung natitira lang doon guys, yan yung mga around na 1,000 pieces. Yan po yung harvestin natin this week, simula sa Sabado. At it takes 5 days by 200. So, inano ko siya, divide ko siya by 200, so around 1,000. So, makikita nyo dyan yung natitira nga. Ito yung pinakahuling nating, ito yung huling patak ng seedlings dito sa side na to. So, ito yung pinakamaliit. Ito yung pinaka-late. Yung pinakahuli talagang lumaki. Kasi, ano yan, hindi pa siya nagano guys, hindi pa siya lumalako na talaga, hindi pa siya matigas. Ayan, medyo malambot pa siya ng konti. Ayan. So, siguro mga around 1 week ay may makukuha na tayo ditong marami-rami. At iiwan natin yung hindi pa talaga pwedeng harbisin. At gawin natin konsumo yan. Saka dito ay lilinisin natin ito ng mag-isa. solo lang talaga. So kailangan nating talagang anuhin to. Dito sa area na to kailangan kong dito
sa side na to kasi marami na yung damo. Pag marami na yung damo, guys, ay mag-iiwan niya ng maraming buto. At sa next cropping natin ay mahirapan na tayo kasi yung buto tutubo talaga. At yan yung bago siya maglaglag ng buto kasi may mga bulaklak nang lumalabas, yung yellow na yan. At pag nagiging buto yan ay mahirapan na tayong mag-puksain yan. So kailangan natin puksain yan bago yan magiging buto. So dito yung naiiwan, guys. Ito po ay yung binilang ko to kasi naiwan kasi yung schedule niyan, yung company na umordinasin na sa atin ay kailangan niyang malaman kung gaano na lang ka rami yung naiwan. So binilang ko yan around 68 pieces per row. So dalawahan kasi yan. So meron tayong 16 rows. So about 1,000. So approximately 1,000 pieces yung naiwan. So yan. Siguro yan lang muna yung update natin para dito sa ating Chinese cabbage farm. At yung next cropping natin ay zucchini. So ayan, guys, at yung next cropping natin ay zucchini. At yung haba nito papunta roon ay nasa around 50 meters. Actually 54 po ito, meron po tayong allowance na 2 meters side by side. Dulo hanggang dulo para sa ating lalakaran at saka yung ating space para sa ating sidewalk. So dito ay yung lapad po nito ay nasa around 40. So 42 ito pero 1 by 1 yung ating allowance. So 42 by 50 meters. So approximately around 2,000 yung ating area dito. So yung kalahati 1,000 square meter, yan yung tatam na natin yung zucchini. So, kasi gusto kong napag-research ko yung zucchini, guys. At yung zucchini talaga ay kailangan niya ng big space. So, around 70 to 100 centimeters. So, gusto ko yung 100 centimeters kasi full yung kanyang fertilizer. So, pag full fertilizer, yung taba niya ay max na taba na pag sobra kasing taba, guys, ay yung bunga niya ay kunti lang. So marami siyang bulaklak pero kunti yung bunga kasi napasobra siya sa taba. So ganyan po yung zucchini. At kailangan natin yung kanyang level ng kanyang taba ay hindi masyadong marami at hindi rin masyadong kunti. So katamtaman lang. So sa ganong katamtaman ay yung kanyang dahon kasi ay mag-spread yan parang octopus. So around kasi yung dahon niya, guys, aabot sa 70 to 80 centimeter yung kanyang range mula sa kanyang stalk. So ibig sabihin pag gumapang siya ng palagayin natin na pasilant yung gapang niya. So palagayin natin 50 centimeters. So it takes 1 meter side by side. So 50 plus 50 is equal to 1 meter. So kailangan nating distancing na 1 meter para hindi siya masyadong mag-crowded. Kapag crowded kasi, guys, ay dyan po yung papasok kasi yung mga fungus. Yung halimbawa, yung powdery mildew. Yan po yung talagang naninira talaga sa zucchini sa pag-research ko. At yung white spots at saka yung brown spots at saka yung yellow spots ay minimal damage po yan sa ating zucchini. At napag-alaman ko rin na yung zucchini ay prone to, ano tawag dito? Yung kulay na mosaic. Mosaic. Tawag dito kasi sa Japan ay mosaic view. So yan po talaga yung naninira ng zucchini. So yung color ng dahon ay medyo yellow at saka yung parang ano, guys, camouflage. So at na-stun yung zucchini. So para maiwasan natin yun ay kailangan natin ilayo siya sa maraming tubig. So hindi po natutubigan yung kanyang paahan at nauulanan kasi weak po siya sa ulan at saka sa wind, yung hangin. So kailangan natin ng, ayan, dito sa side na to kasi ay mayroong
pader dyan. Mayroong, although mayroong kasada dyan, pero kung malakas ang yung hangin at galing dito ay mayroon tayong sanggalan. So, dito lang sa side na to ay exposed tayo sa hangin kasi wala pong ano yan, pero gawa natin paraan yan, gagawa tayo ng barrier. So, 50 meters yung kanyang long. So, ibig sabihin, one plot is 50 hills o 50 puno. So, ganito po yung size ng ating plotting. Ayan. So, around, kasi 60 po ito. Extend lang natin ng 10 by 10. 10 side to side. So, magiging 80 centimeters yung kanyang plot size. So, yung roots ng zucchini ay hindi po siya katulad ng kalabasa na mag-spread talaga ng wide. So, nasa small range lang siya. So, yung kanyang fertilization guys, yung kanyang top dressing ay medyo takes time kasi kailangan nating pinpoint yung ating pagta-top dressing, hindi natin i-spread sa yung kanyang side ng kanyang plot kasi baka hindi po maabot yung kanyang roots ang yung kanyang fertilizer. Pero gawa natin paraan yan, siguro susukat lang tayo ng siguro around 70 centimeter plot size para sa kanyang top dressing para hindi tayo mahirapan mag-top dressing. Kasi pag itusok pa natin yan sa plastic mulch ay kailangan nating uras at wala tayong masyadong magagawa kundi dito lang. So, kailangan natin ng 10 plots at siguro guys ay dito sa ayan mayroon diyang ano, mayroong cylinder na ano diyan, tank. Siguro diyan lang, siguro hanggang diyan lang yung 10 plots at gawa natin ng wind barrier. Si yung wind barrier talaga guys ay napaka-importante kasi yung zucchini ay talagang weak ng hangin. So, mayroon po akong mga libro. Later on, papakita ko sa inyo bago tayo mag-umpisa. As of this time, ay plan making at kayong gathering resources muna. Yung ating plastics, yung ating tunnels, yung ating buto. Tinanong ko na doon sa ating supplier ng buto. At yung mga pots, yung germinating soil, magkano yung ilang litro yung kakailangan natin. So, ganyan lang muna for today at as of this time. So, kailangan natin, kasi gusto kong ipahinga itong field na to guys. Kasi ano siya, pag walang pahinga kasi yung field natin, dadami yung bad bacteria, dadami yung fungus, dadami yung virus. So, kasi ito, natamaan na ito ng virus kasi yung medyo nabubulok yung dahon. So, ang tawag dito. Ang dahon ng ating Chinese cabbage. Pero hindi po natin hindi po natin ikumpara sa zucchini kasi zucchini iba yung kanyang iba yung kanyang ano kasi. Ang tawag dito. genes. Iba yung kanyang genes. So, ito kasi Chinese cabbage guys ay napaka-weak po sa mga ganyan. Mga root rot. Yung kanyang ugat ay mag-block. So, anyways, wala pa namang root rot dito. Ang meron na dito ay yung nag-umpisang mabulok yung kanyang dahon, yung kanyang pinaka underleaf. So, ibig sabihin po, yung virus ay nasa ibabaw lang ng soil. So, kailangan natin na, kailangan nating i-expose lahat ng soil nito sa sunlight. At, i-rota rin natin ng gamit yung ating tractor at expose na rin ulit. So, siguro, pagkatapos ng exposure ay rotary ulit para ma-expose yung ibang parts ng ating soil. At kasi malawak po ito guys, hindi ko kayang mag kasi mayroong mga damo dyan guys, yung mga kailangan natin susunugin. Dapat kasi ay after cropping ay meron tayong magsusunog tayo dyan para meron tayong disinfectant yung abo ng ating sinusunog. Yan po yung magsisilbing disinfectant ng ating soil. At the same time, pag nagsunog tayo, ay ito na
to higher the temperature of the soil. So, dyan po mamamatay yung bacteria sa ibabaw ng ating soil. At yung remaining ashes, ayan po yung disinfectant at yung nag-ano dyan. Kasi yung ash kasi guys, ay mayroon siyang taglay na alkaline, yung magnesium. So, isa rin po yun na hindi magstay yung mga virus at saka mga bad bacteria doon sa ilalim ng ating soil. Kaya kinakailangan natin minsan-minsan na magsunog. Yung iba nga ay yung ano kasi guys, yung iba, yung halimbawa kayo ay nagpa-farm ng organic, hindi pwedeng mo damuhan yan at susunogin pagkatapos kasi walang matitirang organic material sa ilalim ng ating soil. So, yung iba ay nilalagyan talaga ng damo pagkatapos silang cropping. At pag after magdamo yan, ay susunugin. So, sa ilalim ng soil ay mayroong mga naiiwang mga roots dyan. Yan po yung organic material sa susunod nilang cropping. So, ibabaw ng soil naman ay magsusunog sila ng mga dayami para yung assess at saka yung temperatura sa ibabaw ng ating soil ay ma-disinfect yung ating soil. So, after yan ay tinatractor natin o inaararo or plowing. So, yan po yung proseso ng pag-refresh ng ating soil. So, yan. At dito ay siguro ay pahinga ko muna ito after this area lang ito sa kalahati. So, 1,000 square meter. So, doon sa kalahati ay siguro ay mag-ano tayo doon. Planning. Kasi pag after ng ating greenhouse at saka yung kunting spinach natin ay wala na tayong ma-harvest ay pag walang pumapasok na pera ay expenditure na yung lahat. So, expenses na yung lahat. So, hindi po kagandahan yun. Dapat kasi continuous yung pagpasok ng pera natin guys as a farmer. So, kailangan nyo maintindihan yan. Pagkatapos ng farming natin ay magpahinga tayo. Okay lang yun. So, ang pahinga naman guys ay makukuha rin natin yan sa ating after transplanting. It takes 1 month para mag-harvest tayo ulit. At before harvesting ay paano naman, pakunti-kunti lang yung ating trabaho dyan. So, dyan po tayo nakaka-relax. At hindi natin talaga iiwan yung ating field na walang laman. So, pwede na lang kung pasukan tayo ng mga sakit-sakit dyan. So, kailangan nating ipahinga muna natin yung ating soil, lagyan natin ng maraming damo at susunugin natin pagkatapos. So, yan. At yan lang muna siguro for today. At siguro, discuss natin yung about sa ang tawag nito. Kalimutan ko na. So, mga usage ng ating ng ating fertilizer, anong kailangan natin gawin. So, yan muna at siguro bukas ay magano tayo mag-spray tayo ng insecticide sa ating greenhouse kasi medyo lumala na yung marami na akong nakikita talaga na actually wala pa siyang pinsala pero yung mga uod na green talaga ay medyo nakikita ko na. So ayan at yan muna po siguro for today at particular doon sa ating zucchini ay update lang muna kayo kung ano yung progress yun. So, tapos na akong mag-research, tapos na rin akong data gathering sa ating zucchini. So, first time kong farming ng zucchini. Kasi dati guys, yung ang zucchini dito ay hindi talaga mabinta. So, around 10 years ago, walang zucchini farming dito. So ngayon ay may demand na kasi alam nyo yung noodles guys na carbonara yung yung carbonara kasi meron siyang parang vegetable at saka yung creamy na at saka yung seafood na inilagay halo sa sa Italian noodles na hindi ko na alam. Yan yung usong-usong ngayon kasi rito. Yung mga healthy foods.
So, yung zucchini ay in demand na. At, well, try natin. Baka, medyo, kasi nakita ko sa supermarket, tiningnan ko yung presyo doon, isang piraso, 200. Sabi ko, ang ganda naman ito. Well, this time, parang maramig na. So, wala na siguro nagtatanim yung zucchini. Kaya, yung bumulusok yung presyo ng zucchini. Piruin mo yung isang piraso, 250. Nasa around 200, 250 hanggang 280. So, yung zucchini kasi guys, ay limited yung harvesting yung isang puno. So, pinaka-maximum yan ay 10 piraso sa isang puno. So, pag hinabaan mo ng masyado yan ay ang sabi nila mababali. Snap. So, talagang limited lang. So, around yung pinakamahaba niya, yung tangkad, pag nasa field ka, ay around 1 meter lang. So, after that, pwede nang tapusin yung ating pag-harvest. So, after above 1 meter yung zucchini, sabi nila ay meron pa naman bunga guys, pero hindi na masyadong malaki. At yung kanyang hugis ay hindi na masyadong maganda. Pero sa atin, mabinta pa yan. Pero dito sa Japan kasi ay quality comes first. At napaka-stricto kapag ehing. Yung ehing kasi ang ibig sabihin niya yung class A. So, kailangan natin mag-produce talaga ng class A para magkapa ano tayo, presyuhan, maganda. So, yan. At siguro yan lang muna yung napahaba na tayo sa ating video. At ingat kayo guys palagi at see you guys on the next one.